Paano nga ba tayo magsusulat sa ating PowerPoint slide, lalo na pag math equation ang ating itatype, mahirapan tayo. So, ang gagawin natin, i-handwritten lang natin. Then, i-convert natin siya into typewritten text or sa math equation na para rin siyang nakatype. So, paano natin ginawa yan? So, una, maglalagay lang tayo dito, i-activate lang natin yung ating draw tab dito. Ito kasi ay ginawa natin sa draw tab. So, for example, another slide tayo. Activate natin yung ating draw tab. I-click lang natin tong file. Then, options. Then, click natin tong customize ribbon. Then, i-check natin tong draw. Ito kasing draw tab na to, hindi siya automatically na nakalagay sa PowerPoint natin. So, i-check lang natin yan. Then, i-okay natin. So, mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng draw tab. So, i-click lang natin to. Then, meron ditong mga drawing tools na pwede natin gamitin. For example, etong pen. Ito kasi ay pen tool. So, ito yung gagamitin natin sa pag susulat ng ating math equation. Okay. So, pwede ditong, yung thickness, pwede natin piliin dito yung thickness niya. Pwedeng mas malaki para makita natin. Ayan. Then, itong select ink by shape. So, ito isi-select natin. Gagamitin natin itong tool na to para ma-select natin yung buong sinulat natin. Then, saka natin siya i-convert sa ink to matte. So, ganun lang siya kadali. Then, pwede natin itong paliitin. Click lang natin itong pick tool. Then, pwede natin siyang i-select. Punta tayo sa home. Medyo paliitan natin ito. Yan. Pag nahihirapan tayo na mag-type ng mga math equation, pwede natin gamitin itong draw tab. Then, pwede tayong magsulat. Then, i-convert lang natin siya sa ink to matte. Then, pwede rin naman na shape. For example, nag-draw tayo ng shape. Circle. Yan. Then, select natin ulit to. Itong pang-select. Yan. Then, ink to shape. Yan. Automatic. Meron na tayong na-draw na circle. Hindi na tayo gumamit ng insert tab. For example naman, gumawa tayo ng square. Ayan. Then, select lang natin ulit to. Then, ink to shape. So, ganun lang siya kadali. So, ganun din sa text. For example, LV. Yan. Then, select lang natin. Oops, dapat nakaselect lahat. Then, ink to text. Then, pwede naman natin gamitin tong color. Yung may color pen. Yan. Pwede tayong gumamit ng ibang kulay. For example, ito. Then, maglagay tayo ng shape na triangle. So, kung anong kulay yung drenaw natin, ganun din yung mako-convert niya na shape. Then, ink to shape. Ayan. So, madali lang ito, lalo pag geometry ang ating gagawin. For example, another one. Ito, may glitters. For example, gagamit tayo ng ayan, parang hexagon. Ang pangit ng drawing ko. Tingnan natin kung mako-convert to. Yan. So, ganun lang siya kadali. So, mas mapapadala yung ating paggawa sa ating PowerPoint, lalo na sa pag-exam yung ginagawa natin, or math PowerPoint, or presentation. So, pwede natin gamitin tong draw tab. I-activate lang natin yan dun sa file options.
Thank you.